What's up guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, of course, isi-share ko sa inyo guys ang isa sa pinakamadali na paper flowers na pwede nyong gamitin sa mga occasion tulad ng pang decoration for wedding, birthday, debut, or any occasion guys. Super dali nya lang guys at super mura lang ng gagamitin mo is kasi kailangan mo lang na ang paper, illustration board, and also glue. Yun lang guys, super easy gawin lang guys. So eto na guys yung mga nagawa ko na ginagawa to guys for the wedding of my friend. So ayan, combination ng white and royal blue yung team niya. So ayan, kung makikita nyo, close up natin. So ayan guys, yan. So kitang kita talaga guys na flower siya. So sobrang ganda niya guys panglagay sa pinaka top ng backdrop or any backdrop ng occasion. So ayan siya guys. At kung gusto niyo guys matutunan to, keep on watching kasi ituturo ko sa inyo step by step and sigurado kong makukuha niyo at magagawa niyo rin to soon. So let's go. Muna guys, parang paggawa kayo ng bulaklak na to, kailangan nyo munang gumawa ng iba't ibang size. Parang pang layer 1, 2, 4, 3 layer. So, ang first size ko guys is ganito siya kalaki. And ang second layer ko is ganito siya kalaki. Ayan, kung makikita nyo. Nakadepende sa inyo guys, pwedeng iba-ibang kung gusto nyo mas malaki yung bulaklak or gagawin nyo. So mas malaki lang din yung, basta yung ano lang niya, yung difference niya lang sa laki is ganyan lang. Konti lang. Kasi pag nilagay mo siya, magiging ganito na siya. Oh. Tapos, syempre guys, papakita ko sa inyo kung paano kong ginugupit. So, for example, ito yung, ano tawag ko? Ito yung parang guidelines ko. So, ito siya. Tapos, tiniklop ko lang to. Ganito to kahaba. Tiniklop ko. Ang dalawa, para kada gupit ko, may dalawa agad ako. Tapos, igaganto ko na siya. Para hindi ko na kailangan siya, guys, i-drawing ng i-drawing. Tapos, ipapatong ko lang yung paggagayahan ko kung gano'n siya kalaki. Tapos, gugupitin ko lang siya ng ganito. Kasi, mas mabilis to, guys, kaysa yung i-drawing mo pa kung isa-isa. Eto, isang gupit mo lang, isang dalawa agad yung magagawa mo. So, pagkaganto na siya, dito ko muna siya kasi mamaya magugupit pa ako ng mas marami. Sa first base guys, kailangan mo ng 7 para maganda yung pagkaka-arrange niya. And sa sunod 7 din hanggang sa pinakahulis 7. Tapos pag ganyan na siya, ihiwaan nyo siya guys ng halfway, hallway hanggang dito. So, ganyan. So, ayan. Makikita nyo ganyan. Tapos, mag-ano kayo ng circle, pwedeng pencil o kung ano. Itong gagamit ko, glue stick. Tapos, i-roll nyo lang siya ng ganito. Para magkaroon siya ng parang sa flowers na petal. So, ayan. Ayan, kung makikita nyo, ganyan ang itsura niya. So, kada ganito ko, dala-dalawa agad to. Kasi pangit naman siya, guys, kung sobrang kapal. So, ganito na siya. So, dalawa na siya. Tapos, gagawin ko ulit yung susunod. Yung susunod naman kalaki. Ito siya. So, mayroon ako dito para hindi na masyadong matagal. Ganon lang din naman. Same pa rin. Tapos, mayroon na din ako ng pangatlong layer. Ginawa ko na lang din siya kanina para hindi na tayo masyadong mag-aksaya pa ng oras. Para, ano, tapos, papakita ko sa inyo kung paano ko siya dinidikit. So, mayroon, kailangan nyo rin pala guys ng cardboard na ganito malaki. Kung mas malaki yung bulaklak nyo, mas malaki yung gugupitin yung cardboard. So, ayan siya. Ito, binilog ko to illustration board to guys. Tapos, ayan siya. Tapos, lalagyan ko siya lang ng glue yung gamit ko. Tapos, medyo, ano yan? So, ayan guys, nilagyan ko siya ng konting glue. Tapos, itatak nyo lang siya ng ganito. Maliit lang guys yung kain kasi pag masyadong mo naman itong kasi pag masyadong mo itong kinain magiging ganyan itsura niya, hindi siya, mahirap siyang magpatong-patongin hanggang maging tatlong layer. So dapat maliit lang, ganyan lang. So ayan, at lalagyan ko na rin siya ng glue sa ilalim, tapos ididikit ko siya dito sa cardboard ng halfway.
kaka-arrange nyo. Kasi sa ganun lang ulit, same process lang guys. Hanggang sa complete, hanggang sa ma-circle nyo na lahat. So, ayan. Kayo na lang guys mag-a-adjust kung gaano kalalayo. Ayan, tulad nyo na yan. Ganyan na siya. Kasi kukontinue mo siya hanggang sa ano, hanggang sa magiging ganito siya. At ang nasa pangalawang layer na ako para mas mabilis guys yung tutorials natin. Kasi super, super dali guys. At super, super malaking tulong to magagawa ng mga decorations sa mga events. Especially guys, wedding. Gagawa ka lang ito ng ang kulay puti. Tsaka kulay kung ano yung motif. Tapos ang ganda niya guys, lining dun sa gilid ng decoration. So, ayan na siya guys. Nakadalawang layer na ako. Tapos, naglalagay na ako guys ng pangatlong layer. So, ganito naman siya. Same process lang. Hanggang sa matapos siya yung tatlong layer. Ayan. Ito na guys yung pangatlo. Tsaka ilalagay niyo siya guys. Hindi pantay-pantay. Alam niyo kung saan kayo nagdugtong, doon niyo ulit ipapatong para yung arrangement niya. Kasi pag magkapatong to, for example, kasi second layer ka, tapos ito yung una, tapos pinatong mo lang din ng ganyan. Ang pangit tingnan kasi wala, hindi siya magmumukhang bulaklak talaga. Dapat nasa in-between siya, doon mo siya, ano, tulad nito. Ito yung in-between niya. Doon ko rin siya nilagay sa in-between. Tapos ito yung in-between niya. Dito ko rin siya ilagay sa in-between. Para maganda yung arrangement niya, guys. At syempre, after nyan, kailangan natin magawa ng panglagay dun sa bandang gitna. At yun ang ano. Hindi ko na ito i-continue. Mamaya i-ano ko sa inyo. Kasi, pakita ko muna sa inyo, guys, kung paano ko naman ginagawa yung para sa gitna. Kasi guys, maganda yung pagsumuha kayo nito guys. Kung ano yung labas, iba yung loob. Yan ang ginawa ko na to. Ayan. Kasi for wedding to. So, ang motif niya is royal blue. So, ang gitna ko is white. Kasi pang wedding siya. So, yan po ko naman ginagawa ko. Yung para sa gitna. Band paper. Saka yung gamit ko guys is kartulina lang to. Kartulina malaki. Tapos, hihiwain ko lang siya sa gitna. Tapos, gugupitin ko lang siya ng ganyan. Kasi masyado guys, malaki kong kalahati yung gagamitin ko. Tapos, pwede mo na itong gamitin sa malawang bulaklak. Yan, isa ko lang lalagyan ko. Iyupin mo lang siya sa gitna ganyan. Mas madali lang din kung ganito mo na gagawin. Yuyupuin mo na lang din ng ganito kaisa-isa. Kasi kung iisa-isahin nyo sa isang ganong kahaba, sobrang tagal. So, gupit. Huwag nyo isasagad hanggang ganyan lang. Gugupitin nyo guys yung sa may hindi putol. Ito yung ilalim niya. So, ayan. So, ayan guys. Nagupit ko na siya lahat. So, ayan na siya. Ganto siya kahaba. Sa daan. Tapos, guys, bubukahin mo na siya ng kanto. Tapos, tiklupin mo siya ng opposite way para magkaroon siya ng parang, tawag doon, parang bubbles. Ayan. Para medyo maano siya tingnan. Ano ba tawag doon? Yung mayabong. Ang tama ba? Ayan, para medyo siya mayabong. Tapos, tiklop nyo siya ng kalahati. Tapos, kalahati ulit. Tapos, another half. Ayan. So, magiging ganyan. Tapos, i-shake nyo siyang ganito. Para magiging ganyan yung top niya. Tapos, gugupitin nyo siya sa gitna. Ganyan. Ano, tapos, lalagyan nyo guys ng glue. Ayan, lagyan na natin ng glue. Ganyan karami. Ayan. Tapos, ididikit lang natin ito. Didiin lang natin. Hanggang tapos antayin natin tumigas yung glue.
maya-maya. Tapos medyo huwahiwalayin nyo lang yung ano para maganda sa tingnan. Tapos patuyuin nyo na guys. Ayan na yun. Ito na yung finish product. Ayan. Medyo hindi lang maganda magkakabit yun. Kasi isang kamay kasi ginagamit ko sa pag-video. So ayan, ayusin ko na lang. Ayan. So ganun lang guys yung process. So ito na. Marami na akong nagawa. Ayan, sa dalawa. Dalawang royal blue. Tapos marami pa akong nagawa na nandun sa taas. Gusto ko lang guys i-share ka para magkaroon kayo ng idea just in case maggagawa kayo ng decorations. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Putang ina.